Timplahan muna natin itong tilapia. Meron ako dito ang kalamansi. Lagyan natin ng patis, ng asin, at ng paminta. Haluin natin. And ito yung ibabrush natin dito sa ating tilapia. Para hindi malansa, naglagay ako ng kalamansi. Yung patis, magbibigay siya ng linamnam. Ligtas rin natin. Lagyan natin pati yung chan. Okay na yan. I-set aside muna natin ito. Prepare naman natin yung ipapalaman natin sa tilapia. Lagay natin tong kamatis, sibuyas, spring onion, siling green, at luya. Timplahan lang natin ito ng konting asin at ng paminta. And then, i-mix natin. Ayan, habang hinahalo ko ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking latest recipes. Ayan, okay na ito. Pwede na natin itong ipalaman. Maglagay na tayo ng palaman. Lalagyan din natin dito sa may bandang ulo. Lagyan naman natin itong isa. Ayan, okay na yan. Ibalot na natin. I-prepare natin itong pambalot natin. Idarang natin itong dahon. Para madaling tupiin pag ibabalot natin doon sa tilapia. Ayan, okay na ito. Ibalot na natin ito dito sa ating dahon. May natira pa ako konting palaman, ilagay natin sa ibabaw. Balutin lang natin. Ganyan, bold. And itatali natin ito gamit ito. Ito yung gitna dito sa dahon. Sa probinsya yan ang pinantatali. Ganon din gagawin natin dito sa kabila. Tali din natin. Ayan, okay na ito. Tatabasan ko lang ang dulo nito para magkasya doon sa ating kawali. Ayan, mainit na yung ating mantika. Iprito na natin. Lagyan na natin ito. Tapan natin para di tayo makalipitan. Balikta rin na natin. Ayan, okay na ito. Hanguin na natin. Buksan na natin. Ito na, ready na itong ating pinaputok na tilapia. Sarap. Malasa na yung laman. Ang sarap din ng feeling. Kahit hindi na tayo magsawsaw, malasa na. Sarap. Kakaiba.